Third and last day na natin dito sa Bicol. At ang plano, chill lang na pasyal sa mga city or town ng probinsya ng Sorsogon. Pagkatapos ng request ko na seafood breakfast dito sa stay namin sa Kasiguran, ay larga na agad tayo at ang unang destination, Sorsogon City. Medyo maulap ang panahon ngayon, kaya magandang maglakad-lakad dito sa may bay area ng Sorsogon City, kung saan tanaw ang Sorsogon Bay at background ang Bulkang Bulusan. Minsan parang hindi kompleto ang pagbisita sa isang probinsya kapag hindi nakapagpa-picture sa harap ng Kapitolyo nila. Kaya sinadya namin ang Sorsogon Capitol. Pagkatapos maglibot-libot dito sa kapital ng probinsya at bumili ng mga pasalubong na gawa sa pilinat, next destination na tayo. At dito yon sa Gubat, Sorsogon. Sa paghahanap ng pasalubong, nag-ikot-ikot kami dito sa Gubat Public Market. At kapansin-pansin na napakaraming binibenta na locally made na handicraft products. Kwento ng mga kaibigan natin dito, isa raw sa mga dinadayo dito sa Gubat, Sorsogon, ang Lola Sayong Eco Surf Farm. Panahon na ng habagat dito sa Pinas at ang surfing season dito sa Sorsogon ay from October to March. At kahit ganun pa man, nag-decide ako na pumunta dito sa dagat para makapag-swimming.
lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Saglitan lang akong nag-swimming dahil sa dami ng jellyfish. At ayon sa mga kaibigan natin dito, mukhang jellyfish season ngayon. Kaya bumalik na lang muna sa Lola Sayong EcoSurf Farm. To 15 minutes lang na biyahe mula dito sa Lola Sayong, mararating na natin ang next town, ang Barcelona, Sorsogon. Isa sa mga binibisita sa bayan na to ay ang St. Joseph Church o kilala rin sa tawag na Barcelona Church. Gawa sa coral rock at itinayo noong 1874 at kinukonsider na isa sa mga pinakamagandang simbahan dito sa Bicol Region. Sa may tabing dagat, sa tabi ng Barcelona Sorsogon Mark, kapansin-pansin yung mga ruins na maaaring itinayo sa panahon ng mga Kastila. Last destination natin sa araw na to dito sa probinsya ng Sorsogon, ang bayan ng Irosin. Pagkatapos ng nakakapagod na biyahe from town to town, deserve naman natin na mag-relax at perfect yan dito sa San Benon Hot and Cold Spring. Sobrang nakaka-relax yung hot spring nila dito at highly recommended. Kaya dapat puntahan kapag napadpad kayo dito sa probinsya ng Sorsogon. The next day. Ang bilis talaga ng oras kapag nag-e-enjoy. Pero sulit na sulit yung biyahe ko dito sa Bicol Region, sa probinsya ng Albay at probinsya ng Sorsogon. At sa aming flight, maswerte kami dahil nagpakita ang bulkan ngayon.